pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ay, ba't yun ang bigayan nung naglalako ng prutas sa kanya kanina? Alam nyo ba, itong isang to, ha, itong si Rhea, naku, nalingat lang ako sandali, ha? Nagliwaliw mag-isa. Pinagsabihan ko nga eh. Ba't delikado yun? Sabi ko sa kanya, huwag niya nang uulitin. Hindi dapat. Diba? O, huwag nang tatakbo doon. Hindi nagpapaalam, ha? Huwag mong gagawin, ha? Delikado yun. Tsaka, huwag kang sasama sa hindi mo kilala, ha? Huwag. Oo, nakakanerbios. Sobra kayang nervyos ko kanina. Hmm. Mga pala, Nay, Tay, ililibre namin si Rhea sa sinihan. Pag-ipunan namin tatlo. Oo, oh, apa! Oh, maganda yan. Matutuwa sigurado si Rhea. Ay, hindi na po si Rhea. Kayo rin po ni Tatay. Lahat tayo manonood. Makakakita mo nga naman. Napakaswerte ko talaga sa mga anak ko. At napakaswerte ni Rhea na meron siyang mga kuya na katulad niyo. Paakap nga sa mga barako ko! Tulok-tulok si Helos! Kinausap ako ni bossing natin. Tinatanong kung maaari tayong magtrabaho sa susunod na tatlong araw. Kaya lahat daw ng magtatrabaho ng Sabado at Linggo, may karagdagang bayad. Tay, paano yung pangako namin kay Rhea? Yun din nga iniisip ko eh. Eh, pero di bali, tignan natin. So, Renzo, may sabihin si Kuya sa'yo, ah. Hindi na tayo manonood ng sine kasi may trabaho kami. Renzo, promise, gusto naming manood ng sine kaso may trabaho na kami. Alis na kami. Nay, bakit hindi na lang ko kayo ni Rhea manood ng sine? Hindi pwede. Kailangan sama-sama tayo. Oh, tara na, baka mahuli tayo. Oh, sige na. Hindi kayo. Maturin na kami, Marisa. Oh, sige, sige. Oh. Ang bahala dito. Okay. Sige ka, ha? Oh, okay. Ay, sige, sige. Rhea. Hindi tayo kasama sa kanila. Sila lang, ha? Tayo dito, ha? Sige na kasi. Sige na, oh. Manonood ka ng sine. Ha? 100 pesos ang ticket. Ha? 100 pesos na ang ticket. Wala. Miss, kasama ko siya. Eto, dalawa. Oh, huwag ka na malungkot. Ito, pakwan. Gusto mong manood sa taas? Ha? Gusto mong manood? Ha? Tara! Ha? Maya mo na lang ako bayaran.
Marisa! Sa lunggong. Oh, ano? Kamusta naman? Meron ba tayong mami merienda dyan? Oo, may turon. Pero sandali ha, tapusin ko lang muna to. Ay, ayos yan. Pinilit naming matapos ng maaga para dyan kay prinsesa. Pero ang problema, huli na rin kami sa sinehan. Tingin ko nga. Nay, hindi pa rin ho ba lumalabas ang kwarto si Rhea? Hindi pa. Galit pa rin ho ba sa amin? Check ko lang po siya. Sige, check mo nga. Hayaan nyo lang yun. Kakalimutan din yun. Dami mo palang tiyahin. Oo nga eh. Sandali lang ha. Ayusin ko yung turon mo pagtapos. Eh, kamusta nga pala yung trabaho? Naiwala po si Rhea sa taas. Anong wala? Check mo mabuti. Ano? Wala po. Tiyanan ko na dito sa kapila. Anong wala? Nandyan! Anong wala? Tignan mo nga dyan sa labas. Rhea! 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 Masaya ka na? You broke my heart! To be honest. Honest? Alam mo ba yung sabihin ng salitang yon? Wala akong intention masaktan ka. So, ilang paramdam sa'yo, paano mo fall at lokohin sulit? Mukhang masayang masaya ka. Ako naman ang pasayuhin mo. But the joke's on me. Kasi minahal kita. I tried to break your heart, but it broke mine. Wala! Wala si Rhea doon! Wala! Hanapin niyo yung kapatid ko! Wala siya doon sa kabila eh! Hanapin niyo! Wala din dyan? Baka nandun lang! Kasalanan ko to, iniwan ko siya, magkasama lang kami kanina. Huwag ka na muna magsalita ng gaya. Hanapin namin! Pinabayaan ko yung pinapo. Dito ko na sa nanay mo. Hanapin nyo, hanapin nyo. Parang ako niya hanapin nyo. Alam din naman yung kalagayan ng kapatid nyo. Maka kung anong mayayari sa kanyang masama. Nay, check ko lang ulit sa kwarto. Oo. Tingnan mo. Rhea naman eh. Manager na sinehan? Bakit ho? May problema ba? Kasi nanonood kasi ako ng palabas. Kaso kasi sa CR ng babae, may nakita ho akong... Ano, multo? Hindi po. Sa CR ng babae, may narinig po akong umuungol. Eh, pagtingin ko ho, may nagtatalik po. Yung lalaki, hawak-hawak yung kami ng babae. Eh, kilala ko ho kasi yung babae, minor de edad pa po yun. Parang hindi po yata tama yung nangyayari. Eh kung magka-holding hands naman pala at umuungol, halatang magkasintahan sila at nag-e-enjoy, hayaan na natin sila. Buhay nila yon, huwag natin pakialaman. O, eto. Masasalamat ko. Tanggapin mo! Tanggapin mo! Mas nag-enjoy pa ako sa'yo kaysa sa pelikula. Rhea! 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 Basta tandaan mo. Amo! Marisa! Ano? Walang nakakita sa kanya. Lahat ng kakilala niya, pinuntahan ko na. Baka pati yung pagkakalabo niya, wala! Baka hindi mo inanap mabuti. Ano? Ano nung balita? Dapat kasi, hindi na siya pinangakuha na hindi natin matutupad. Dapat mas inuna natin si Rhea kaysa sa trabaho eh. Nangako tayo sa kanya eh. Nanapin niyo natin. Kasalanan natin to eh. Tayo yung kuha niya. Dapat hindi na lang tayo umalis eh. Tama na! Tama na si Sian! Wala namang may gusto sa nangyari. Kailangan ito kay Rhea sa Sian. Oh! Puntahan na natin! Puntahan na natin! Si Rhea! Rhea!
Saan ka galing, ha? Saan ka galing? Sinunguhan to sa'yo. Matanggulan ng buhok mo. Saan galing to? Ha? Saan galing to? Saan ka galing? Hey, Marisa. Ang Julius. Nakita ko si Rhea kanina. May kasama ng lalaki. Lalaki? Pagkatapos, dadan ko po sila sa banyo eh. May nangyari ho eh. Muungol si Rhea. Ginalaw ka ba niya? Ginalaw ka ba niya? Ginalaw ka ba niya? Ginalaw ka ba niya? Ginalaw ka ba? Sino yung lalaki? Sino? Hindi ko nga ako kilala eh. Pero ang alam ko, naglalakuho ng prutas yun eh. Yung drawing ni Rhea niya! Ito! Siya ba? Siya ba yung gumalaw sa'yo? Siya ba? Ayipin! Papatayin ko yan! Dahil lang din lalaki yan! Iba talaga lasa ng sariwang prutas, pre. Oo talaga, pre. Anong klaseng prutas yan? Tanong. Minta ako. Ayop ka! Ito ka para makita lahat ang kalupan mo! Apoy ka! Ayop! Bibi! Bibi! Pinagsamantalahan mo pa rin. Dapat sa'yo, patayin niya! Ano po? Punin niyo po yan! Dito po! Punin niyo po yan! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na, sir! Tama na! Sir! Mabuti pa, sumama na lang kayo sa presinto! Sige! Bosas mo! Sige, bosas yan! Mabubulo ka sa kulungan! Tara! Kailan dinala sa'yo si Rhea for an examination? Right after the incident happened. Can you divulge to this court what was the result of your findings? Based on the results of the examination, there was a sperm found in the vaginal canal and cervix of the patient. It also shows signs that she had sexual intercourse prior to the checkup. Pumunta ho ako sa CR na sinehan para umihi. Pero nung papalapit na po ako, may narinig na po ako ng malakas na ungol. Masama ho yung kutob ko, pero sinilip ko. Pagkasilip ko mula sa taas ng cubicle ng babae, nakatabi lang ng cubicle ng lalaki. Nakita ko po si Lito at si Rhea na magkahawak ang kamay. Si Rhea ho nasa pader at nagkatalik po sila. May narinig kang ungol. Tama. Sa tingin mo, ano kayang ibig sabihin ng ungol na yun? Nasasarapan ba ito o nasasaktan? Hindi ko po nakikita yung mukha ni Rhea. Hindi yun ang tanong ko. Base sa tunog ng ungol ni Rhea, nasasaktan ba siya sa nangyayari? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? O ayaw mo sabihin ang totoo? It is obvious, Your Honor, na sa hindi pagpiglas ng biktima at sa ungol na ginawa niya, gusto niya ang nangyayari sa kanila ng aking kliyente. Pagkapalong mukha mo para sabihin mong ginusto ng anak ko ang kahiyupang ginawa mo sa kanya. Walang babae, bata man o matanda ang gugustuhin mo. Maranasan ang kahiyupang ginawa mo sa anak ko. Ipi at bingi ang anak ko. Hindi siya nakakasalita. Hindi siya nakakarinig. At yung ungol na sinasabi ninyo, yun lang ang paraan para makapagsalita siya, para masabi niya kung anong nararamdaman niya. At hindi ibig sabihin noon na gusto niya ang ginawa mo sa kanya. Hindi ibig sabihin na pumapayag siya. Ito, attorney, na may nangyari sa amin ni Rhea. Pero ginusto ho namin pareho yun. Nagkita talaga kami sa sinihan noong araw na yun para gawin yun. Nagkita? Ibig sabihin, pinagplanuhan yung dalawa? Oo, siya pa nga ako nagyaya eh. Kaya nga magka-holding hands kami no, habang ginagawa namin yun.
Dahil ginusto namin pareho. In love ho sa akin yan si Rhea. Pero ayoko lang ho sa kanya. Kaya nga ho, pagkatapos nung nangyari yun, nagpabayad pa siya. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, aware ka ba na pipi at bingi si Rhea? Oo. Alam ko ho na pipi at bingi siya. Paano niya sinabi sa'yo na gusto niya makipagtalik sa'yo? Ay, nakalimutan ko na ho. Nakalimutan o sinadyang nagsisinungaling ka lamang? Your Honor, his answers make it clear that he is a predator. Sinamantala niya ang kahinaan at kapansanan ni Rhea. Kaya dapat lamang siya mabulok sa kulungan. The accused, Lito Kuwangko, is guilty beyond reasonable doubt for the crime of rape and is hereby sentenced to the penalty of reclusion perpetua. So ordered. I love you, Princesa. Sa katwiran, ipaglaban mo.